Guys, pag-uusapan natin ngayon ang parts ng kaso, yung 6 stage ng prosecutor. Mga tanong na ano nga ba ang ginagawa ng prosecutor, ano ba ang function nito, at kailan ba ilalabas ang resolution. Yun, itong video ito ay hihimay-himayin natin. So, kung first time ka, kung nga pala ang nagpapakilala sa iyo, ang iyong criminologist online, polisya ko. Okay? So, ang prosecutor, ang function po ng prosecutor ay ito yung isa tong parts ng tinatawag na 5 pillars ng justice natin. Ang pangalawa ay a prosecutor. So, sila yung mga abogado na naka-assign diyan. May organizational din diyan. Merong chief prosecutor ba yan, assistant o kung ano-ano pang ranggo. Isa silang organization na naatasan or na naka-assign para mag-evaluate ng kaso, mag-reinvestigation ng kaso na tinatanggap nila na galing sa pulis. Okay? So, kapag nasa ang kaso, kapag nasa stage na, ang gagawin ng prosecutor ay tatanggapin nila yung mga dokumento na nakalap ng pulis or report, police report. At ngayon, i-evaluate nila yan kung mayroon na ba talagang probable cause para kung mayroong kaso. So, ang pagkuha ng probable cause, for example, mayroon silang natanggap na information o natawag na filing ng kaso na sabihin natin na sa parts tayo ng yung kaso ay nakalipas na after 24 hours and up. So, sasubmit ngayon ang information dyan. I-evaluate nila yan. So, para makuha nila, siyempre, kung ang unang darating dyan ay ang complainant information. So, kapag wala pa, yung one side lang ang nakikita nila, ay dito pumapasok yung tinatawag na subpoena or invitation. Ganon. Summon. So, para antayin yung tinatawag na counter affidavit ng nirereklamo. O kapag mayroon na nun, nakapag-submit na, o tandaan po natin, ang subpoena ay nakasulat doon ay 10 days lang upon receipt ang binibigay na pagkakataon para magpaliwanag ang inaakusahan. Tinatawag na respondent. Yun yung 10 days. Or pwede naman nag-request na extension. So, nangyayari naman yun. Basta, ang ano lang dito, magipag-coordinate ka doon sa naka-assign na prosecutor para alam nila na magre-reply ka, magpapasa ka ng counter affidavit. So, ngayon, kapag both side nandoon na, hahanapin nila yan, i-evaluate nila, i-examine nila base sa mga dokumento, mga witness, kung ano-ano pang impormasyon na nasa nila, kung mayroon na ba talaga probable cause. So, another follow-up question ay, kailan ba dito lalabas yung parts na yan, resolution? Di ba? Yung resolution. So, ang tanong, ilang araw ba o ilang buwan ba o ilang taon ang lalabas bago lumabas ang resolution? So, ito guys, mga tanong na to ay hindi natin kontrolado. Ninuman hindi kontrolado, kundi sila lang. So, nasa kanila yan, nasa prosecutor office yan, nasa prosecutor in charge kung kailan nila matatapos ang tinatawag na resolution. O ano naman yung resolution? Dito nakasaad kung ang kaso ay mayroong kaso, kung mayroong bang probable cause or
dismiss. Diyan nakalagay. Kaya importanteng abangan nyo yan, kung lalo-lalo na kung respondent or nagko-complain, kung ipinasaba nila yung kaso kung ano ba talaga ang nangyayari or mangyayari or nangyari sa kaso na naka-file. Ito yung tinatawag na resolution. Oh. Ang resolution, pwede ang laman nito ay dismiss or proceed sa kaso. So, hindi po natin, wala pong magtatanong na kailan ba dapat, may timeline ba yan? Ang sinasabi lagi ng mga prosecutor yan, ng mga abogado, ay maraming factors na pwedeng makaapekto sa decision ng prosecutor. So wala talagang tinatawag na timeline. So it's up sa kanila kung kailan nila tatapusin ang resolution. Diba? So wala nang magtatanong niyan kung bakit ilang araw ba matatapos ang resolution. Ang sagot diyan, abangan nyo. So kung gusto nyo, kulitin nyo sila. Bakit ang tagal ng resolusyon kung kaya nyong kulitin? Kung kayo man ay respondent o kung kayo man ay nagrereklamo. Iyon po ang solusyon dyan. Magkanta na lang ng mag-antay ka lamang. Okay? Hanggat may iaantay. Ganun po. Ngayon, pag lumabas ang kaso, sabi sa natin, mayroong kaso, mayroon silang nakikitang probable cause. So kung may kaso, so doon papasok yung kung mayroon silang bail recommended. O another, wala uli magtatanong magkano ba ang bail. So more or less, masasagot to kayo, nangangabugado nyo pero malayo doon sa range ng nakasulat ang pwedeng ibigay. Ang again, sa pagbibail guys, ang talaga may discretion dyan, yung prosecutor pa rin. Yung prosecution pa rin. Kung magkano talaga ang ibibigay nilang bail. Kasi again, meron silang discretion yan na bawasan. Meron silang discretion na dagdagan. So yun po ang dahilan kung bakit hindi kayo sa ngayon, kung wala hangga't wala pang resolution, bail recommended, hindi kayo mabibigyan ng eksaktong amount kung magkano talaga ang bail. So ang tamang pag-price ng bail, antayin yung bail recommended. Ngayon kung masyadong mataas, so again, pwedeng mag-request ng reduced bail. Informal man yan, verbal man yan, o unwritten. Pwede naman yon. So, nasa kanila yon kung i-a-approve nila ang bail request na magbawasan. So, yun po lang ang sa videong to, ang parts na to ng prosecutor na may bibigay ko. So, again, maraming salamat. At kung gusto mong mag-subscribe at maging magkaibigan tayo, no, kahit sa online or ma-assist kita one-on-one, so mag-member ka po, mag-join ka po sa ating PERT para ma-assist ko po kayo ng online video call one-on-one kung talagang meron kayong urgent concern. So more or less preferred time natin ay sa umaga from 8 o'clock to 11 o'clock. So doon po ako free. So maraming salamat. Thank you for watching. See you again my next video. Police.